Kumusta kayo mga tol? Welcome back to my YouTube channel. Meron na naman tayong susubukang product na galing sa Lazada. Umpisahan na natin agad. Let's go! Alright mga tol, buksan na natin tong ating cordless drill na Zeus. Tcharan! 3.6 volt. Ang battery type niya is 1,300 mAh na lithium ion. Ang speed ay 200 RPM. Ang torque is 5 Newton meter. Charging time 2 to 3 hours. Meron siyang LED light dito. 28 pieces, 25 mm driver bits. So ito yon. Iba't ibang klase ng mga screws yung mga kaya niyang i-drive dahil ito. May mga stars, may Phillips. So ito yung mga common, yung Phillips screw at saka flat screw. Pero ito mga star na nakikita ko. Ito, sobrang liit nito. Yan. Meron tayong 8 pieces socket. Ito yon. Yan, ganyan lang po siya. Ito yung pinakamalaki ata. 4 pieces, 50 mm driver bits. Yan, 50 mm driver bits po ito. So, meron pa siyang mas malalaki. Meron din siyang 2 pieces drill bits. Ito yon. Tingin ko, pangkahoy lang to. Meron siyang kasamang USB cord. Ginagamit ko lang siya. Kaya hindi ko siya mapakita sa inyo. Pero ang kanyang port ay ito. Micro USB po. Meron din siyang 1 piece na extension. Ito po yung ginagamit pag hard to reach na yung mga screws. Yung hindi na natin kayang ipasok yung ating mismong driver. Napakalaking tulong po nito kapag ka medyo malayo ang ating ini-screw. Umiikot siya sa loob. Pwede mong hawakan tong labas. Pero itong loob, yan, siya lang yung umiikot. Meron din siyang adapter na ganito. Susuot natin dito para kung gusto nating humaba siya ng konti, tsaka natin ilalagay itong bala dito sa kanya para medyo ma-extend siya. So dito naman sa mismong ating driver, kung hahawakan mo siya, hard plastic naman siya, no? Tapos itong mga rubber, mayroong mga rubber na naka-inlay dito sa gilid. Tapos dito sa may likod. Tapos dito, pinaka-nozzle natin. Dito natin sinusuot yung mga drill bits. Tapos nandito yung mismong trigger niya para gusto nating paikutin. Ito yung pinipindot. Habang pinipindot natin, nag-on yung LED niya para makita natin yung dinidrill natin or dini-screw natin. Tapos itong dalawa, ito yung kanyang forward and reverse switch. Meron siyang button dito para ma-tilt natin siya. So, two-way kasi yung kanyang position. Isang straight at isang angle. No? O pwede natin siyang yan. Pwede natin siyang i-twist o maririnig nyo yung snap. Yun yung pinaka-lock niya. Tapos kapag pinindot mo, tsaka mo pa lang siya maiikot. Alright. Para sa presyo niya, matibay siya. Hindi siya mukhang pipitsugin lang. Hindi naman din siya high quality. Pero yung quality niya is pwede na. Tatry natin to para malaman natin kung ano yung kakayahan nitong cordless screwdriver natin. Gagamitin din natin yung drill bits natin. No? Titingnan natin kung ano yung mga kaya niyang butasin. I think ito ay light duty lamang. Titingnan natin kung ano yung mga kaya niyang gawin. Alright! Ngayon, ititest natin itong dalawang drill bits. Nahin muna natin itong maliit. Alpak natin dito. Ipupush natin to pakanan para clockwise yung ikot ng baril. Ibig sabihin, forward. Babaon siya. Try natin itong manipis na to. Susubukan muna natin dito sa 1.8. 1.8 yata ito. Sobrang nipis. Try natin kung kaya niyang butasin. So, fail. Hindi niya kayang butasin. Ito, try natin itong isa. Yung mas malaki. Ayun. Kaya naman yung butasin yung ganitong kanipis na plywood. Tingin ko 1/4 ito, mas makapal siya ng konti. Try natin. Kaya naman niya. Ang susunod, itong 1/2. Tingin ko 1/2 to. Subukan natin siya sa 1/2. Kaya naman niya. Basta ipupush nyo lang siya. Subukan natin sa 3/4 na plywood. Maghanap tayo ng 3/4 na plywood. So ito na, meron na tayong 3/4 na plywood. Yan, ganyan siya kakapal. Tapos ito yung gamit nating drill bit. Subukan natin kung kaya yung butasan. Kaya lang, medyo hirap na siya. Gagawin natin, re-reverse natin para lumaba. Alright, so kaya niya. Pagpapatungin natin yung dalawang 3/4, titingnan natin kung kaya pa rin niya.
kaya niya pa rin butasin kahit na magkapatong na sila. Pero reverse natin ulit para matanggal. This time, ito yung gagamitin natin, yung screwdriver. Gagamit tayo ng ganitong screw. Then, ito yung ilalagay natin sa ating screwdriver. Tingnan natin kung kaya niyang ibaon ito, no? So, yun lang. Hindi niya nakaya. Dahil medyo makapal nga, hindi niya nakayang ibaon. Nahihirapan na yung ating machine. Pero kaya niyang tanggalin pa rin ito. So, hindi niya lang kaya talagang ibaon lang ng todo. Ito, gagamitin natin tong socket na to. So, yung extension niya, ikakabit natin para magamit natin tong mga socket. Masikip ito. Ayan, makikita niyo hindi siya gumagalaw. Gagawin natin, luluwagan natin siya. Ayan. Kita niyo na nag-loose siya. So, ngayon, hihigpitan natin ulit gamit itong socket. Yun nga lang, sumasabay yung drill kapag mahigpit na. Tingnan nyo. Yun. Kaya kailangan matigas yung pagkakahawak nyo. Nahigpitan naman siya. Susubukan naman natin itong screw na ibabaon natin dito sa kahoy. O, ganito lang siya kalaki. Dito natin siya babaon. Nahihirapan siyang ibaon, hindi siya nakatodo. Pero kung didiin na natin mabuti, ganun pa din, hirap siya. Pero meron pa rin siyang power na kaya niyang ibaon ng ganyan. Yun nga lang, hindi lang siya sagad. Re-reverse natin para makuha natin siya. Tanggal natin. So, ganun lang kalakas tong cordless screwdriver natin. At yun na nga, maraming salamat sa panonood. Nasaksihan natin kung ano ang kapasidad nitong baril na to. Okay naman siya. So nakita naman natin kung paano siya nag-perform kanina. Kung ano lang yung mga kaya niya. Hindi talaga pwede siyang pang heavy duty. Ginagamit lang to sa mga maliliit na mga screws. Or kung magkikreate ka lang ng maliit na holes. Mga ganun lang, hindi siya pwedeng pambato tingin ko. Hindi ko na siya sinubok sa bato dahil alam ko na hindi niya kakayanin. Nabili ko lang siya ng 300 plus. Nagagamit ko siya sa maliliit kong mga gadgets. So yun talaga naman ang purpose ko nito para hindi na ako magmamano-mano. Medyo mapapabilis yung trabaho mo nito kasi pindot ka na lang ng pindot. At saka isa pa, hindi siya madaling malobat. No, yun ang napansin ko sa kanya. Hindi siya madaling malobat. Kung sakaling magustuhan nyo itong product na to, ilalagay ko yung link sa description. Ito na po yung pinaka-review na dapat na ilalagay ko dun sa Lazada. Dito ko na lang ginagawa para at least marami pang makakita. Yun na nga, no? Maraming salamat sa panonood din yung mga tol. At hanggang sa muli, magkita-kita na lang tayo sa susunod na video. Adjust mga tol!